Si Dennis Dato muna. Punta muna tayo sa Mamburao, Occidental Mindoro. Bye, Zoom ba siya? O nga, Sam, Zoom. Okay. Alamin ho natin kung anong nangyari. Natatandaan ninyo yung binanggaho yung isang fishing boat. At 14 ang hanggang ngayon ay pinaghahanap pa. Alamin natin mula kay Dennis. Dennis, maganda umaga. Ano na ang pinaka-latest na Dennis? Magandang umaga, kabayan. Ito na ang 4 na araw simula ng lumubog ang fishing vessel na Liberty 5 sa karagatan ng Occidental Mindoro kasunod ng pagbangga ng Hong Kong flag carrier na MV Vienna Wood End. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin natatagpuan ni isa doon sa 14 na mga isda. Kahapon ay nagsagawa muli ng paghahanap, aerial and coastal search, ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire Protection, ang PNP Maritime, ang mga police local dito at ang PDRRMO na Occidental Mindoro. Pero bumalik silang walang nakikita kundi mga naglutangan lamang na mga banyera, kabayan. So may mga nakita ng banyera, yun pa lamang ang natatagpuan ng search and ngayon, kabayan, search and retrieval na ang sinasagawa, okay, ng mga otoridad dahil ilang araw na nga yung nakakalipas. Ngayon, kabayan, kausapin natin si Ginoong Mario Mulingbayan, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Occidental Mindoro. Good morning po, Sir Mario. Live po tayo sa DZMMC, kabayan po. Magandang umaga po, Sir Dennis, at magandang umaga rin po, kabayan. Good morning po, good morning po. Apo. Sir, ano na po ang plano ngayon? 4 na araw na simula ng lumubog, na mangyaring banggaan, wala pa rin nakikita. Itutuloy pa, magtutuloy-tuloy pa rin po ba yung paghahanap? Hanggang kailan na lang po ito, sir? So, ngayon po, kabayan, ay tuloy-tuloy pa rin po. Base po sa aming operational period briefing na ginawa po kahapon at assessment po ng ginawa naming operasyon sa lahat po ng aming kasama na nag-ooperate dito, ay ngayon pong umaga ay mananatili pong magtutuloy-tuloy ang aming pong retrieval operation at nakatakda din po na muli ay lumipad po yung ating chopper mula po sa Air Force at tuloy-tuloy pa rin po yung gagawing retrieval dito po sa coastal area. Hindi lang po ito sa Mamburao, kabayan, kung hindi ganun din po sa mga bayan ng Panuan at bayan ng Mamburao. Ano, sir, ang sa tingin nyo, napag-uusapan sa meeting ng PDRRMO kasama yung mga iba't ibang ahensya, posibleng nasaan kaya, sir, itong mga mangisdang ito? Kasi kung napadpad sa ibang lugar, sa lawak na ng search na ginagawa, hindi pa rin nakikita, nasaan kaya itong 14 na ito? Bagamat hindi pa naman po, sabi nga ng Coast Guard, ay patuloy po yung investigasyon at tayo po ay naghahanap tayo ng una witness. At pero sa tingin po namin ito naman po ay hindi pa naman siya pinal sapagkat wala kaming nakikita po na mga tao or wala man po na nagre-report sa amin sa mga karatig bayan na meron po silang namataan, pero tayo po ay tuloy-tuloy ang panalangin na sana po ay ligtas yung 14. So kasi kung ganito po ang oras ng pagkakabanggaan ay masasabi natin na yung mga mangingisda ay nasa loob ng fishing vessel at sana. Pero bagamat tayo po ay may pagduda na baka nasa loob, pero sana po, kabayan, sana ay hindi naman. Sapagkat una ay kung ito po ay nasa labas ng bangka, so maaari pong tayo sana ay nagkita na ng palatandaan na sila po ay maayos. Bakit hindi, sir, masisid? Wala bang planong sisirin yung fishing vessel? Dennis, kala ko sinisid na yan ng Coast Guard. So, kabayan, sinisid ito noong nakalutang pa lamang yung fishing vessel, nung hindi pa tuluyan lumulubog pero walang nakita. So ngayon, sir, Sir Mario, ngayon na lumubog na, napakalalim na, may plano bang sisirin uli? Apo, yun po ang ating kasama sa isa sa mga lumutang po. Dahil nga po ngayon ay ilang araw na ang nakalipas. So ang amin pong isa sa nakatakda at naplano kahapon sa kasama natin lahat, ang Air Force, ang Coast Guard, ay maaari pong ang isang kahinatnanan nito ay ang magpadala o humiling na po tayo ng talagang professional diver sapagkat napakalalim nito, kabayan. Napakalalim po inong lugar na incident area at sinasabi po ito na ito po talaga ay daanan ng mga barko na yan at kaya napakalalim. Naku, kabayan, may mga nagkukwento pa nga dito na
mapating daw yung area. Tama po ba yun, sir? Apo, kasi maaari po. Kasi napakalalim po noong lugar na yun. Wow. Kaya mahirap din. Kabayan. So, ang ating hinahanap ngayon ay 14 pa rin. Umaasa pa ba sila na maaring buhay ito? Opo, hindi naman po tayo nawawala ng pag-asa, kabayan, ano? Sapagkat tayo kapag nasa retrieval team ay nandun po yung ating panalangin at pag-asa na sana ay ang 14 pong ito ay buhay pa. Sapagkat, kumbaga, ay nakakalungkot naman, talaga nakakalungkot na sila ay nawawala na. At patuloy po yung ating pag-asa, kaya patuloy po yung ating panawagan sa mga Karatig bayan at ganun din po sa mga MDRR mo na tumulong at kung magkaroon po ng balita na mayroong mangingisda po sila sa kanilang nasakupan, ay agad pong ipagbigay alam po sa amin. Hindi kaya, sir, baka napadpad naman sa area ng Palawan o sa ibang probinsya na ito? Tayo po ay talagang lahat na ito. Hindi lamang po ang Mindoro, kaugnay na po natin ang PDRR mo ng Palawan at itong balita pong ito ay malino pong iniugnay natin sa kanila. At just in case po na magkaroon ng balita at sila po ay naabisuhan na ipagpalaw sa atin. Kasi may mga kabayan, kasi may mga nakitang banyera. Sa yung direksyon ng banyerang nakita, sir, baka doon din yung direksyon ng mga hinahanap natin. Yun po ay kahapon nakita, ano? Mm. At ngayon pong umaga ay makakausap natin, kabayan, yung mangingisda po na may dala nung banyera, sapagkat isa yan taga-Mamburaw, ganun din po ay may nakatagpo din na mula ng bayan ng Paluan. So ngayon pong umaga ay makakapanayam po namin yung mangingisda at para malaman po namin ang buong istorya kung saan at kung paano ito napunta po sa kanya. Kabayan. Okay. Okay, Dennis. Okay. So, Sir Mario, hanggang kailan na lang itong search and retrieval? May timetable na po ba kayo hanggang kailan matatapos to? Opo. So, ayon po sa aming pag-uusap kagabi, at kagabi na po kami natapos, ay usually tumatagal po yan ng 5 araw yung retrieval. Pero hindi ibig sabihin na kami humihinto na. Sapagkat ang kailangan po nito ay patuloy yung aming paggagawin na pag-imbestiga at patuloy yung pag-alam sa mga bawat bayan kung meron pong namataan na mangingisda o anumang bagay po na may kinalaman doon sa ating nagbanggaan na fishing vessel. Okay po. Maraming salamat po, Ginoong Mario Muligbayan, head ng PDRRMO ng Occidental Mindoro. Kabayan. Maraming salamat si Dennis Dato live mula sa Mamburaw, Occidental Mindoro. Thank you.